Happy Monday mga ka-RSP! Happy rin kaya mga chuper natin sa kalsada. Silipin na po natin ang sitwasyon ng mga kalsada sa Metro Manila kasama ang ating traffic check. Rise and shine, Darling Fifi! Chica on the road! Rise and shine, Darling Gab! Rise and shine sa ating mga ka-vive! Alam mo, hindi agad ako nakapasok na maaga. Paano ba naman kasi? Eh talaga pag Lunes, asahan po ninyo na dapat kayo talaga gigising ng very maaga para tayo ay makarating sa ating mga paroroonan sa tamang oras. Pero usually kasi, if you're gonna check, no, pag Tuesday to Friday, hindi na gano'ng kabigatan yung trapiko sa mga major thoroughfares. Pero right now, kita na rin sa mga CCTVs dito sa MMDA Metro Base, yung bigat ng trapiko, di ba? Parang ex mo lang yan na dapat ay kinakalimutan mo, pero yung utang mo ay dapat mo pa rin bayaran. Charot lang, Darling Gab. Pero, syempre lang ako nasang si Darling Gab, pag umahal lang binibigay sa akin yan. Eto si ate, girl, may utang sa akin. Ikaw magbayad-bayad ka nga, puro ka drawing ng palakadya para sa anak mo, pero hindi ka man magbayad ng utang sa akin, nakakaloka ka. O siya, silipin na po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, aka Chica on the Road. Unay po natin sa nakaranas sa pinakamabigat na sitwasyon ng trapiko sa Kalakhang Edsa, Kalakhang sa buong Edsa, no? Ka buong Edsa. Dito po, sa may gitpato yan, sa may Cubao, yung pinaka-tail end doon trapiko dito sa Cubao. Mumula na po yan, dyan sa may pagbaba ninyo sa Kamuning Cooper, and then you'll see the main artery pasok dito sa may Cubao Tunnel. At pagpasok nyo sa may Cubao Tunnel, paglabas nyo dito sa may Tuazon, going Santol and flyover, ay tuloy-tuloy pa rin ang moderate to slow-moving traffic situation hanggang sa pag-akit ninyo doon sa may Santol and flyover. Pero makababa naman dyan, may onti pa rin pagbagal dahil sa merging lanes doon sa galing sa may Santol line at papasok ng EDSA at doon sa galing sa may Santol and flyover. Pero dire-diretso po Ortigas flyover, asahan na may onti ulit pagbagal dahil doon sa mga kumakaliwa sa may pabunta ng Pasig sa Meralco Avenue at sa mga dumidiretso sa may Ortigas flyover. Dito naman sa may northbound ay meron lamang onting pagsikip doon sa mga tunnels and flyovers. Pero pagkalampas naman ay dire-diretso naman ang inyong biyahe. Dito naman tayo ngayon sa may southern part ng EDSA, dito po sa Pasay. Right now, ito po yung southbound dito sa may tramo going Taft Avenue. Ay meron lamang pagbagal doon sa may stoplight. Magkakaroon lamang ng onting bultuhan ng mga sasakyan dahil nga stoplight. Pero once green and going, ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe dito sa may papunta ng Ross Boulevard at sa may Paranaque. Checking naman itong northbound naman, walang problema dahil light naman ang sitwasyon ng trapiko. Both sa EDSA, silipin natin na isa pa sa araw-araw din naranasan na mabigat na trapiko ay dito sa may Elliptical Road. Bakit? Kasi kita po natin ngayon yung moderate to slow moving traffic situation ngayon dyan, especially kapag galing ka ng Commonwealth Avenue at Visayas Avenue. Asahan na mas magiging mabigat pa ang sitwasyon ng trapiko hanggang sa pagdating nyo ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bakit? Kasi pagdating doon sa may MRT 7 construction sa tapat ng North Avenue, kung dati ay 4 hanggang 5 linya lamang nasasakupan, napansin natin kanina na halos na-extend parang hanggang 7 linya ito. Pero asahan po natin, no, dahil nabanggit naman nila na this week hanggang next week, nabanggit nila last January, ay dapat tapos na ang construction ng MRT 7 dyan sa Elliptical Road, corner North Avenue. As of the moment, kita po natin sa may tapat ng Ayala Techno Hub malapit sa Central Avenue ay mabigat, ay slow moving na rin ang traffic situation. So ganun po kahaba yung tail end ng trapiko mula doon sa may Elliptical Road corner North Avenue. Last naman, dito tayo sa may Rojas Boulevard. Right now, nakikita natin na marami na ang mga kababayan natin na bumabiyahe dito, especially yung going southbound ipapunta ng Paranaque at ng Pasay. Pero once green and going naman ang mga sasakyan on stoplight, ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe. Left side pa rin po ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa general community quarantine status, liban na lamang sa lungsod na Makati na nagpapatupad ng modified number coding scheme. Ibig sabihin, kung ang last digit ng iyong car plate ay 1 and 2, bawal kayo bumiyahin ngayong araw sa Makati. At para sa iba pang traffic updates, silipin ang Twitter, Facebook at website ng MMDA. At kung may emergency man, pero wag naman sana, ay tawag na sa kanilang hotline na 136. Yan muna ang latest Chica on the Road mula rito sa MMDA Metro Base. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic Chick 50 para sa bayan.